Meron pong siniwalat ano or pinagtapat itong asawa niya na si Ate Pia. So ayun, what's up guys? Welcome back pong muli sa aking YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog. Panibagong reaction video po tayo sa araw na ito. So for today's reaction video po guys, pag-usapan po natin ito pong natuklasan natin ano yung call dito kay Tatay Robin. Meron pong siniwalat ano or pinagtapat itong asawa niya na si Ate Pia. Si Tatay Robin po ay may kakaibang bisyo na hindi mapigilan itong kanyang asawa. Hello po guys, magandang araw po mga Kalingap. Subscribe natin Angcool Win. Pumunta pa ng gumaka po para may meet tayo ni Angcool Win. Salamat yeah. Po. Salamat po Kuya Bal. Sige, subscribe po ang kanyang channel. Yun. Angcool Win. Maraming salamat muli kay Kuya Bal Santos Matubang ano po at sa mga baguhan po nga po dyan. At hindi po nakabisita sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlogs ano po at sa mga Kalinga partners. Ayan, please bisitahin po natin at suportahan po natin ano yung kanilang mga ginagawang paglingap. So at ito na nga po guys, ito pong ating hinahangaan na si Tatay Robin. Ayan, ano po, ang Indianong Bicolano, ano? Ang Indianong nagkapamilya dito sa Pilipinas at na maraming netizen, ano, ang humanga dito kay Tatay Robin, ano? At yun nga po, nabiyayaan sila ng libreng bahay ng Team Kalingap. Ayan, ano po, ay ngayon po ay mayroong matatawag natin na hindi naman masyadong malubhang karamdaman. Pero kailangan ng talagang ma-check up ano po ng doktor para masuri kung ano yung kanyang iniindang karamdaman. Ayan, panoorin po natin itong video clips na hiniram po natin kay Kalingap Rab. So ito po guys, ang isang dinadaing ni Tatay Robin yung kanyang tuwid. Siguro loko na hila ngayon. Minsan na iba, parang pupunta na bigla na gaganito, parang biglat. Ano yan, pulikat. Bigla na pinginip. Cram yan, cram. Sa tingin niyo po, Ate Pia, ano talaga yung pinakarason bakit nagkalapit si Kuya Robin? Eh, simula lang yung ano, yung tikda siyang malunod. Na malunod. Uh-huh. So, yun lang yun. Sa pag kinakabahan siya, ano? Pag kinakabahan siya, talaga nagkakalagnat siya, ano? Ay, yung ano lang yan. Yung una lang po ganun, kasama si Kuya Bal sa immigration. Kasi yung ano lang yan eh, kumbaga kinabahan ka lang, abiso magkasakit, saka tagal mawala. Yun yung pinagtataka ko, kasi kung normal na lagnat lang, mabilis mawala. Oo. Diba? Sabi ko, baka may UTI. Isa yan. Parang nainilaw yung mata ni Kuya Robin, ano? Kakaiba yung sakit ni Tatay Robin, ano? Una, yung... Yun nga, ang parang binibigyan nila ng parang naging dahilan ay yung muntik na pagkalunod daw ano ni Tatay Robin. Tapos nabanggit din yung pag kinabahan daw si Tatay Robin ay nagkakasakit. Ibig sabihin baka may ano, baka may phobia itong ni Tatay Robin, ano? Ano bang tawag dun sa phobia na yun, ano? Kapag nasubran ka ng kaba or parang natakot ay talagang lalagnatin, ano, lalagnat. So yung tungkol naman doon sa ano, sa sinasabi nila na dahil sa pagkalunod, siguro hindi naman siguro yun, ano, kasi ewan ko nga lamang, ano, dahil baka nga kinabahan doon si Kuya Robin, ano, si Tatay Robin, kinabahan siguro siya ng sobra doon, ano, doon sa kanyang muntik ng pagkalunod, kaya yun parang ano yun, yung aftershock. Aftershock man tawag doon. Ano, so ang dinadaan niya yung kanyang binti na parang kidlat daw, napupunta doon sa may talampakan, ano, ano yan eh, siguro pulikat. Baka rin yun din yung dahilan nung siya muntik malunod, siya ay pinulikat, ano, baka pinulikat nga siya noon, kasi yan naman ang kasagaran eh, kasi kahit sino naman siguro kung hindi ka marunong lumangoy, maka sabihin na magsisikap ka na makaano ka eh, di ba, makapunta ka sa tabi, di ba? So malamang baka pinulikat itong si Tatay Robin. So may isa pa silang tinitingnan na maaring dahilan ng pagkakasakit nito si Tatay Robin. Panoorin po natin. Tatay, at siya, lalo
po, Mai. Sabi ko, tama na yung ano, huwag nang maalat. Ay, gusto niya na yung lasa pa kasi. Bawal ang maalat. Sa kanda niya, nabanggit ni Kuya Robin na nag-iinom siya pang patulog. Pagbawalan na po siya. Pagpatulog niya. Ay, tagal ko na po yan sinasabi yan. Kuwala niya na po kasi mahirap na yun. Baka yun pa yung pagmulan ng kanyang sakit. Kahit pa pang patulog lang yun. Anong klaseng mapatulog kaya yun? Hindi, wala rin po. Sinabihan ko yung pang nagkasakit siya. Sinabihan ko na rin naman na huwag ka, hindi na niya mag-inom. Pag-check up tayo. Bukas po, check up tayo sa Kuya Ruby. Bawal lang yung uminom. Hindi, maiwas. Kasi ko, hindi, inom ka pa. Pag may sakit ka, ganyan ka, hindi naiinom, hindi naiinom. Pero pag nagaling na, tuloy-tuloy pa rin eh. Nagkatrabaho siya, matigil na. Hindi naman natigil. Nainis na lang ako kang pasabi. So ayun po guys, ano, narinig po natin ano, ang isa nilang tinitingnan na maaring cause ng sakit ni Tatay Robin ano ay yung UTI. Ayan ano, yung tungkol dun sa mga pagluluto ni Tatay Robin na mahilig daw, mahilig sa maalat ano itong si Tatay Robin. So maari din ano na yun nga isang cause. Tapos ako kasi nakakain na din ako ng mga lutong Indian food. Mahilig nga sila sa medyo maalat, tapos maanghang, tapos oily. Ano, oily? Yung mga halos ipagkain nila, mga oily. Ayan, ano po. At isa po nakakagulat guys, yun nga po isiniwalat ni Ate Pia, ano, na hindi paawat, ano, itong si Tatay Robin sa pag-inom ng pampatulog. So, ano kayang pampatulog iyon? Baka sleeping pills? Hindi natin alam, ano po. Or baka gin pills? Ano? So normal lang naman siguro ano sa isang lalaki ang yung ganyan na uminom. At least parang kwan lang yung paunti-unti lang, 'di ba? Hindi lang yung sagad-sagara na inom araw-araw, inom talagang halos mamatay na uminom, 'di ba? Normal naman siguro na sa mga lalaki yung paunti-unti ay umiinom ano. Ika nga ay pampatulog ano. Yun sabi ni Kalingap Rab, pampatulog ano. Nga lang ang sobra, ika nga ng karamihan, ang sobra ay nakakasama ano po. So baka kailangan na siguro ni Tatay Robin na bawas-bawasan ano yung pag-inom, or kaya ay ihinto ano, dahil maaring hindi na nakakatulong sa kanyang kalagayan, sa kanyang kalusugan, ano po, hindi na healthy ano para sa kanya yung pag-inom ng alak. Siguro yun yung binabanggit nila eh, baka alak yun ano, inumin nakakalasing ano. So advice natin kay Tatay Robin ay dapat siguro ay iwasan na niya ano yung sobrang pag-inom. Pwede naman uminom paminsan-minsan, di ba, paminsan-minsan na lang. At may nabanggit din po doon si Ate P ano tungkol sa cobra. Ayan, mahilig daw si Tatay Robin uminom ng cobra. Ayan. Marami na po tayong nalaman ano na talagang ang cobra, yung inumin na cobra ano, yan po ay energy drink na parang pag nakainom ka niyan ay mawawala yung antok mo. Yung lakas mo ay parang manunumbalik ano, parang mawawala yung panghihina mo ano, yan yung parang epekto ng cobra eh. So, marami na tayong nasaksihan yan ano, ng mga kakilala natin na talagang sa pag-inom nila ng cobra ay isa yan sa naging dahilan din ng kanilang pagkakasakit ano, dahil halos ginagawa na nilang parang tubig yung cobra ano, araw-araw cobra, hindi lang isang beses, dalawang beses umiinom ng cobra. So, yun nga po ano, ayun nga sa kasabihan na ang labis ay nakakasama ano, ang sobra ay nakakasama. So, isa rin po iyan ano sa malamang ay nag-trigger or nakapagbigay ano ng karamdaman dito kay Tatay Robin ano. So ayan po guys, pagdasal natin ano na gumaling ano, lalong madaling panahon ay gumaling na ano ito si Tatay Robin. Ayan, at nagpapasalamat din tayo ano kay Kalingap Rab dahil hindi niya talagang salute tayo ano kay Kalingap Rab dahil basta mga tao niya, yung staff niya ano ay talagang hindi niya pababayaan. Doon nga po dinala niya si Tatay Robin sa ospital para mapa-check up ano, para malaman kung ano talaga yung tunay na karamdaman itong si Tatay Robin. So ayun lamang po guys ano, pagdasal natin ano, wag naman nating
Huwag naman po nating i-bash ano itong si Tatay Robin ano dahil normal lang naman po siya isang lalaki na talagang umiinom ano, umiinom, pero sa atin namang nakikita kay Tatay Robin parang hindi naman siya yung tipo ng lalaki na sagad kung uminom. Yun nga, ayun nga kay Ate Pia ay pampatulog lamang. So ayun ano, maraming salamat po ano sa ating mga tagapanood diyan. Lagi po natin sinasabi, kung sama po kayong panig ng mundo naroroon, mag-iingat po tayong palagi. Ano? God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.